ilang napagsalubong ng taon, yung tayo po ay nasa kaaway ng Diyos. Amen po ba? Kaya sapagkat alam ko po na talaga po ang kaaway ng Panginoon ay may hatid na pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Sinisimulan po natin ang taon. Nandun ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Praise God. Sa bagay din po, guys, may pagpasalamat sa Panginoon ay nga po, naging maluwag na po ang ating po sitwasyon bilang sa ating bansa, yung lockdown, pagamat sa China ay medyo hindi pa rin sila. Pero sa atin po na mananampalataya, malaking bagay po ito, lalo na po sa akin, nakikita ko po talaga dito at tulad po sinabi kanina ni Brother Orly ng pagkakataon para lalo pa tayong makahayo. Sabihin, maluwag na para makakilos para sa gawain ng Panginoon. Hindi katulad noon na para napipigilan po tayo. Pero ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon dahil pwede na po mag face to face. So pwede na rin po ang ating mga gathering, mga evangelism. Kaya ihanda niyo po ang sarili sa taon na ito na talaga tayo po katulad ng mensahe kanina ng Panginoon umayo sapagkat nakikita na talaga natin ang palatandaan ng nalalapit na pagdating ng Panginoon at ang church ay patuloy na tinatawag ng Panginoon para sa gawain ng ipag-ibismo at pag-disciple. Kaya puri po ang ating Panginoon sa din pong sama-samang pag-ilingkod ngayon pong taong 2023 kasama po natin ang Panginoon. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi nga po ng Psalms 84 verse 10, sabi ni David, better is one day in your house than in other place. Mas maganda na tayo ay nasa lugar kasama ang Panginoon, mas mabuti ang isang araw sa pagiging ng Panginoon kaysa isang libong araw sa anumang lugar iyon. Kaya salamat po sa Panginoon sa araw na ito. At tunay po na yung pakiramdam na kapag naigaw ay nasa tahanan ng Panginoon kasama ang mga lingkod ng Diyos, talagang isang pagpapala ito sa bahawat isa sa atin. At nakalulungkot na itong kalagayan na ito ay namimiss ng iba na hindi nagiging pabahagi. Hindi pa nila alam ang katotohanan ito. Namimiss nila itong ganitong nararamdaman natin na it's good to be in the house of God. Amen po ba? Kaya nga po, meron po isang ginang, actually siya po isang pinan. Na tuwang-tuwa po siya ng isang araw ay nakumbinsin niya yung kanyang manuga na sumama sa kanya sa gawain ng Panginoon. Kung sumama po itong kanyang manuga sa gawain, ay inoobserbahan niya yung kanyang manuga. Tinitingnan niya, he seems to be enjoying every moment na nandun siya sa gawain ng Diyos. At tama nga ang kanyang obserbasyon sapagkat nung tapos na po yung gawain, mga ilang oras din po na gawain ng pagsapat, sinabi ng kanyang manugang sa kanya, sabi, huwag muna tayo umuwi. Gusto ko pa po na dito muna tayo sa gawain ng Diyos. So, nung marinig ito nung biyanan, tuwang-tuwa po siya at sa loob-loob niya, nasabi niya, purihin ng Diyos. Parang tumatalag na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng aking manugang. So, tuwa-tuwa po itong yanan. Now, after another 2 hours na pananatiti po nila doon, nagyaya na po yung yanan na umuwi na sila. But again, the son-in-law refused. At ang sabi niya, huwag po muna tayo umuwi. Kung pwede, dito po muna tayo. Gusto ko po na andito lang tayo. So again, tuwa-tuwa yung ganan at talaga nagpupuri siya sa kanyang puso sa Panginoon at sabi niya, Aba, ang aking manugang talaga yatang hinipo na ng Diyos. Mas gusto na niyang tumito kami samantalang dati, pasong-paso siya pag-church sa pinag-uusapan. So naulit pa ito ng mga ilang beses at nung tinanong na ulit yung kanyang manugang, ang sagot pa rin ang kanyang manugang dahil kung pwede, manatili pa rin sila doon sa church. So this time, nagtanong na po yung yan na sabi niya, Anak, bakit ba gustong-gusto mo na huwag na tayo umalis dito sa gawain ng Panginoon?
sabi po ng madugan, kasi po, dito ang pait-pait mo sa akin. Nakarelate po ba kayo? Sana po hindi kayo ganyan, ano? Dito, palabat eh. Dito ay pabeso-beso, kumakamay, pero pag wala na dito, hindi na namamansin. Di ba? May mga gano'n, ano? I hope hindi po tayo ganyan, sapagkat tayo bilang mga mananampalataya, lalo na bilang mga disciples, ang pagbabagong nagaganap sa ating buhay ay hindi lang sa church dapat ay papakita. Amen po ba? Katulad nga na sinabi kanina ni Brother June, kahit nagtuturo siya, yun yung kanyang goal, sa kanyang pamilya, yun yung kanyang goal. Ang nakikita ay ang buhay ng Diyos na kumikilos sa kanyang buhay, na kanyang pinaglilingkuran. At ganoon din tayo mga kapatid sa Panginoon, saan man tayo naroon, bilang mananampalataya, bilang mga alagad ng Panginoon, yung buhay na binago na ating tinanggap mula sa Panginoon, dapat dala-dala natin yan saan tayo naroon, hindi lang pag nasa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Parang kuminanan. Well, puli ng Panginoon, ngayon po start ng taong ito, ngayon 2023, I want us to make a goal. Ngayong taon po na ito, ang maging goal po natin, i-commit po natin ang sama-sama. Naririnig ko nga po, natutuwa ko sa Panginoon. Talagang pare-pareho tayo ng desire. Sabagat naririnig ko sa mga patutuo, sa mga commitment, na talagang tinitingnan ng taon ito ng pag-commit ng kanyang buhay para sa Panginoon. At ganoon din po ang inilalagay ng Panginoon sa ating puso. Na ngayong taon po ito, bawat isa sa atin, let's commit ourselves to become a better disciple for the Lord. Tayo yung mga sumusunod sa Panginoon, laban pa natin i-commit ang ating buhay at ipagamit natin ito sa Panginoon. Now, doon po sa ating manual, meron po tayo binigyan ng pansin doon na meron tatlong major calling ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang una po ay yung calling para tayo ay maging believer. We are called to believe. Yan po ay nasa Acts 16:31. Sabi doon ay, believe in the Lord Jesus Christ and He will be saved, you and your household. So hindi po ng pagtawag ng Panginoon sa atin. Dinatawag niya tayo mula doon sa morbid mundo at dinala niya tayo sa kanyang kaharian. Second calling, we are called to belong. So after we believe, inilagay niya tayo sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, sa kanyang spiritual na pamilya. Ephesians chapter 2 verse 19, at sabi, tayo po ay dahil sa ating pananalig sa Panginoon, tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. So, inilagay tayo ng Panginoon sa kanyang tahanan para doon alagaan. Kasi yun ang purpose ng Panginoon. And then, bilang tinawag para manampalataya at para maging kabahagi, ang kasunod na pagtawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, actually ito talaga ang goal ng Diyos sa bawat isa sa atin, for us to become a disciple. So, inilagay ka ng Panginoon sa kanyang tahanan, anong purpose? For you to grow, for you to mature. At yung process na yan, ang tawag po dyan ay discipleship. Amen po ba? So, yun po yung pangatlong calling ng Diyos sa bawat mananampalataya. We are called to become. Para saan? Tinawag tayo para maging mature, para maging disciple. So, yan po yung ating bibigyang pansin ngayon pong panahon na ito. At ngayon pong January, I will start a short series entitled The Making of a Disciple. Ito po yung bibigyan natin ng pansin ito mga susunod na ilang linggo. At nice po pong hilingin kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Galatia chapter 3. Ang babasahin po natin ay verses 26 hanggang 27. Galatia chapter 3, verses 26 hanggang 27. At kung kayo nandiyan na, agayahan ko po kayo na magsitayo muli. At ating pong pasahin ng malakas ang salita ng Panginoon. Tayo po'y magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay po natin pasahin ng malakas. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Basahin po natin sa NIV, you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
For all of you who were baptized in Christ have clothed yourselves with Christ. Tayo sa dali, tumulungan sa Panginoon sa prayer. Lord, we ask for your Holy Spirit upang patuloy na magbigay ng karunungan, sapat na karunungan kung paano po namin lubos na may papubuhay ang iyong salita. Sapagkat sa pamamagitan ng aming laman, Lord God, alam namin na ang laman ay pakikipag-alit sa Espiritu at hindi kami makakasunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ng aming laman. Kaya sa oras po nito, Father God, I pray for your Holy Spirit to enlighten your servants, Lord God, kung paano po namin, Lord Diyos, magaganap ang iyong kalooban, lalo na ngayon na umarap kami sa bagong taon na ito, Panginoon, i-reset po yung aming mind na sa pagsisimula ng taon na ito, Panginoon, kung ano man yung mga bagay na maaaring resentment namin for the last year, Lord God, mga bagay na maaaring hindi namin nagawa, Lord God, ngayon, i-reset namin ang aming isipan at ipinapahayag po namin na gusto po namin magsimula ng bagong simula. At sa pagsisimula namin ito, alam namin, kasama ka namin ang iyong Banal na Espiritu ang magbibigay ng karunungan sa amin. Kaya Lord God, inais po namin, Panginoon, na sa pagsisimula ng panahon na ito, kung saan mong mabuti ang espiritual na paningin at pagdinig ng iyong bayan, Panginoon, upang ang iyong mabuting kalooban, O Diyos, ay mahayag at tanggapin nila, Panginoon, at ito'y ipabuhay, O Diyos, para po sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong salita. Alam ko, pinagpala ko na ito, God. In Jesus' name, Amen. Amang po na po kayo, kung ito ang ating Panginoon. Ano po sinasabi ng verse na ito natin pong binasa? This verse clearly says that in the church, dito po sa ating pong kalipunan, tayo bilang mga mananampalataya, itong verse na ito ay nagpapahayag that we are growing saints, not sinners. So ibig sabihin mga kapatid, ang church, lahat ng mga mananampalataya na nasa church, yan po, kayo po ay mga saints na. Yung mga hindi pa nananampalataya, yung nasa labas, yung hindi pa nagpapahayag ng kanilang pananalig sa Panginoon, mga sinners sila. Pero once we declare our faith in the Lord, anong kalagayan natin? We become saints, kaya sabi ng banal na kasulatan sa verse 26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Amen po ba? So bilang mga anak ng Diyos, binanal, we are saints. Dahil ang Panginoon na nagbanal sa atin, hindi tayo pwede maging banal, pero dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, we become holy. Amen po ba? Ang ibig sabihin po ng holy, hindi sa hindi nagkakasala, kung hindi, tayo po ay sa harapan ng Panginoon, i-declare na tayo na tayo malinis sa harapan ng Panginoon. So yun po ang kalagayan natin. We are growing saints, not sinners. At sabi po, verse 27, makikita po natin na lalo pa ito pinigyan ng linaw. Sabi, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Pasigin po yung verse na ginamit o yung word na ginamit. Nabautismuhan, hindi sa tubig, nabautismuhan kay Kristo. Now, ano po ang symbolism nito? Alam naman natin ang ginagawa kapag bautismo. Ito ay simple. Ininulubog tayo sa tubig at talagang totally submerged. At ang sabi ng verse, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. So, ibig sabihin po niyan, ito pong verse na ito ay description ng larawan o description o larawan ng ating buhay sa ating Panginoon. Ito ay description ng buhay ng mga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Sabi tayo ay pinananahanan ng ating Panginoon. Now, kung sabi ko, paano tayo nabautismuhan kay Kristo, ano ang kalagayan ng baptism na tinanggap natin? We are totally submerged. Kaya dapat, yung buhay pananampalataya natin ay ang maging larawan, total surrender sa Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin po niyan, di ba may mga uri ng mga baptism, pero kwisi-kwisi, mayroong patak-patak. Pero kung tayo ay nabautismuhan sa ating Panginoong Yesus at sabi, si Kristo'y nananahan na sa atin, ano ang larawan ng buhay pananampalataya na yan? Dapat ang buhay pananampalataya na yan ay buhay ng
full surrender sa ating Panginoon. At ang full surrender na buhay sa Panginoon, ang ibig sabihin po niya, hindi pwede yung patak-patak lang na pagsunod. O kaya ay wisik-wisik lang na pagsunod. Kundi totally submerged ka para sa Lord. Ibig sabihin, pasang-pasa ka talaga sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? Iba nung kayo binautisma, talagang totally, ibinubog kayo, pasang-pasa. Hindi po pwede na pahagya lang ang wisik ng Panginoon sa buhay mo. Kaya walang epekto ang Panginoon. Andiyan po ba kayo? Yung patak-patak lang, walang epekto. Dapat totally talaga ang ating buhay ay surrender natin sa Panginoon upang ang Panginoon ang mag-manifest sa buhay natin. Amen po ba? Salamat sa isa. Amen? Ayan, murihin po ang Panginoon. So sabi nga po ng verse 27, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo, pinananahanan ni Kristo. So, si Kristo na ang tumatahan sa atin. At kung si Kristo ay tumatahan sa atin, that speaks of our being a disciple, a follower of the Lord. Kasi siya na ang nasusunod sa buhay natin. Siya na ang nag-aari sa atin. Hindi na tayo ang nasusunod, kundi siya na ang nasusunod sa atin. At alam naman natin ang ibig sabihin ng disciple. A disciple is a follower of Christ. Amen po? Okay, so, ito po yung ating makikita sa kalagayan ng isang mananampalataya. At ang pagtahan ng Panginoong Jesus sa buhay ng isang Kristiyano, yan po yung start na tinatawag na disciple-making process sa buhay ng isang mananampalataya. Yes, discipleship is a process. Hindi po yung katulad ng salvation that the moment you believe in the gospel, nasabi ng verse 26, dahil sa iyong pananalig, ikaw ay naging anak ng Diyos. So instantly, if you declare Jesus as your Lord, instantly you become a child of God. Pero yung pagiging disciple, process na ito. Journey. Hindi ito parang pinabukasan ay disciple ba na agad. Hindi. Ipamumuhay mo na yung pagiging disciple at dalangad ka sa kalooban ng Panginoon para talagang tawagin ka ng disciple. Amen po ba? Kaya yun po yung makikita natin dito. Now, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, meron pong tatlo na i-identify ako na important process of disciple making. Pero this week po, ang ibigay lang natin ng pansin na yung una. At ito po yung the process of giving up. Ang disciple making, meron siyang tatlong processes. Marami actually, pero gusto ko lang siyang i-define dito sa tatlong klase na ito. Pero this time, sa ating pag-aaral, let's focus on the first process of disciple making. And that is the process of giving up or self-denial. Ang isang disciple ay kinakikitaan ng pagsusuko ng kanyang buhay sa kanyang Panginoon. And the Lord requires of it sa bawat kanyang disciple. Kaya nga sabi niya sa Matthew 16:24, basahin po natin na sabay-sabay ng malakas. 1, 2, ready, go! Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ipin ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So imagine niyo po, kausap dito ng Panginoon mga alagad, at ito ang kanyang turo. Ang sino ang nais sumunod, hindi sinabi dito na believer, mananampalataya. Ito ay mga disciple na, dinidisciple na ng Panginoon. At ang requirement ng Panginoon sa isang disciple, ano sabi? Limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, becoming a disciple means giving up something. Kailangan ready ka na i-give up kung ano man ang mga bagay na sa tingin mo humahad lang para hindi mo masunod ang iyong Panginoon. At ito yung nakita natin na demand of being a disciple na sinasabi ng Panginoon. Kung gusto mo na dumago bilang isang alagad ng Panginoon, merong dinidemand ng Panginoon na kailangan i-give up mo. At ang unang-unang dapat mong i-give up ay yung mga bagay na alam mo na hindi magiging mabuti. Habang sumusunod ka sa Panginoon, makakahadlang sa mga bagay na nais na gawin ng Panginoon sa iyo, ito mga bagay na ito kailangan mong i-give up. Upang ang Panginoon naman
halaguin ka sa iyong buhay pananampalataya. Kasi minsan, merong gustong gawin ng Panginoon, pero dahil may mga bagay na hindi pa agad natin nag-give up, hindi siya makapito sa atin. Kasi yung mga bagay na yun, yun yung ating binibigyan ng pansin. Yun yung pinagkakaabalahan natin. Kaya dito, sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig dito mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, siguro basically, ito yung mga ilang mga bagay na madali natin makita na meron tayo, pero kapag ikaw ay alagad ng Panginoon, whether you like it or not, mapapansin mo na isang bagay ito na hinihingi ng Panginoon na i-give up mo para sa Kanya. Ano po yun? Number one, yung rights. As a disciple, you must know how to give up your, number one, yung rights mo. At minsan, ito yung nagiging hadlang sa paglago. Ito rin yung nagiging hadlang sa pagiging disciple. Kasi itong rights, ang ibig sabihin po nito, yung mga karapatan mo, something that you think you deserve. Dahil di ba, yun ang rights natin, karapatan natin ito. Kaya pag may karapatan ka, yun ang iginigiin mo. Pero minsan, yung karapatan natin, hindi yan yung nakakatulong sa paglago sa atin sa buhay pananampalataya. At isang bagay yan, gusto ng Panginoon, kaya mo bang i-give up yan para sa Kanya? At sabi ng Panginoon, sino mang nagnanayos sumunod sa atin, kailangan ibutin ang kanyang sarili. So, kailangan handa ka na even yung right mo, i-let go yan para sa Panginoon. Because definitely, mas maganda, mas mabuti ang ipapalit ng Panginoon dyan sa mga pinagpalit mo. Ikalawa, as a disciple, you must know how to give up your reputation. Ano yung reputation? This is our image that we project sa mga tao. Ito yung mga, yung ating pakitungo, ito yung gusto natin ng magandang hingin ng mga tao sa atin, at wala pong masama dito. Pero minsan, ipaparana sa inyo ng Panginoon na mapahiya ka. Kahit tama ang ginagawa mo, makakaranas ka, ipapahiya ka. Hindi dahil ikaw ay isang masamang tao, kundi minsan, nire-require ng Panginoon na talagang wala ka nang ititira para sa sarili mo, para ang Panginoon yung kaluhalian ng Panginoon na makita sa buhay mo. Natatandaan niyo po, si Jose, na asawa po ni Maria, nung nag-decide po siya na iwanan si Maria, yung reputasyon po niya ang kanyang sinira. As ang ibig sabihin po niyon, siya na lang ang magmukhang masama sa kanilang komunidad, siya yung tumakas kay Maria, siya yung hindi naging matapang para harapin yung pananagutan niya kay Maria, dahil na si Maria yung nagdadala tao pero hindi naman sa kanya, yan ang hindi rin niya agad matanggap na hindi naman agad yan, bakit ko yan papanagutan? So naisip niya, pinakamainang ay talikuran yun. At least, pag umalis siya, naisip niya ng mga tao, si Jose ang gumawa ng masama at tinalikuran niya si Maria. Pero ano ginawa ng Panginoon sa kanya? Di ba, may angel na nakipag-usap sa kanya na sabi, huwag mong gawin yan. Bakit? Kasi ang kinabubuti si Maria ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Pero kasama po yan, mga kapatid, kung ikaw ay nais mo na sumunod sa Panginoon, minsan makakaranas ka na yung reputation mo, yung image mo. Kasi hindi na lang iniingatan natin, hindi na yung image natin, na iniingatan natin yung image na ng ating Panginoon. Amen po ba? Yun na yung pinapahalagahan natin sa ating buhay. Kaya, as a disciple, you must know how to give up your reputation. And thirdly, at ito yung medyo hindi madali, you must know how to give up even your conveniences or yung tinatawag natin mga comfort zones natin. As a disciple of the Lord demands that we know how to give up not only our rights, not only our reputation, but even our conveniences, our comfort zones. Ano po ito? Ito yung mga bagay na very conducive to our ease or comfort. Ito yung mga bagay na ina-enjoy mo na parang sa tingin mo, okay ka na dahil meron ka na ng mga bagay na ito. Eh paano kapag ka gusto ng Panginoon na wala ka ng mga bagay na yan? Katulad po nung isang mayamang binata na lumapit sa Panginoon. At sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?
Sabi ng Panginoon, alam mo ang kautusan at ibigay sa isang Panginoon sa kanya, yung mula sa 6 hanggang 10. At sinabi ng binata, nagagawa ko na po yan, wala ba na ako'y bata. Sabi ng Panginoon, ito na lang ang kulang. Alam kasi ng Panginoon na itong binatang ito, he doesn't want to let go of his comfort. Kasi mayaman siya eh. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sige, ganito na lang gawin mo. Umuwi ka, pagbili mo yung mga harian, ipamigay mo sa mga dukha, at pagkatapos, umalik ka at sumunod sa akin. So, naging madali ba doon sa alagad, sa would-be disciple? Kasi nagnanay siya sumunod sa Panginoon. Pero nung sinabi ng Panginoon yung demand, ano sabi? Na manglaw ang lalaking ito sapagkat napakayaman niya. Ibig sabihin, hindi niya may pagpalit yung comfort na mayroon siya sa pagsunod sa Panginoon. At nakalimutan niya na hindi siya nawawalan dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Pero pinakita lang ng Panginoon sa kanya na hindi talaga ako ang Diyos mo. Ang Diyos mo talaga ay ang mga bagay ng mundo. Amen po ba? Pero ang mga tunay na disciple, pinapakita ng Panginoon sa atin kung talagang siya ang ating Diyos, even our comfort, pwede natin ibigay sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? Pwede po ba natin ulit pasahin? Ngayon naman, medyo mas ilagay na natin sa ating puso yung demand ng Panginoon. Yung Matthew 16:24, pasahin ulit natin, i-remind natin ang ating sarili sa requirement na hinihingi ng Panginoon of being a disciple. Sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pasahin po natin na sabay-sabay, at saan po pa ulit yung screen. Balikan natin yan sa video. Ayan. Kung ibig ni numan, sabay-sabay tayo, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukot sa kanyang sarili, pasangin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. I believe, pare-pareho po tayo nang iniisip. Hindi pala madali. Amen? Yung rights, i-give up mo yung rights mo, hindi madali. Yung reputation mo, ibigay mo, hindi madali. Mas lalo na, yung i-give up mo yung iyong comfort and ease, lalong hindi madali. Pero again, sabi ko nga po sa inyo, may process po ang disciple making. And today, we will look at the first process of disciple making. At ang unang process ay the process of giving up. At titingnan po natin yan sa buhay ni Peter at saka yung ilang mga alagad. At ito po yung matatagpuan natin sa Luke chapter 5 verses 1 hanggang 11. Peter, the making of a disciple. E makikita natin dyan sa tagpo na yan, particularly in verse 11, pag binasa nyo po, Matthew chapter 5, verse 11, ito po yung matatagpuan nyo. Sabi, nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Yan po yung matatagpuan natin sa verse 11. Pero tanong, paano nagawa ng mga disciple na ito, particularly si Peter, paano nila nagawa na iniwan ang lahat para makasunod sa Panginoon? At dito po sa bahagi nito ng ating babasahing bahagi ng banal na kasulatan, makikita natin ang ilang mahalagang katangian na dapat nating taglayin bilang mga disciples of the Lord. Sapagat nais ng Panginoon, sabi nga niya, umayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng bansa. Diba? Ipangaral ninyo mabuting balita. So inuutusan tayo na hindi lamang gawing mananampalataya ang mga believers, kundi i-turn sila into a disciple. Yung sumusunod talaga sa lahat ng aral ng Panginoon at ang kanilang buhay ay talagang ibinibigay sa Panginoon. Yun kasi ang talagang kalagayan ng mga disciples. Kaya dito po makikita natin mula po sa Luke chapter 5 kung paano yung process na ito ay pinagdaanan ni Peter. He is becoming a disciple of the Lord. O tingnan po natin yung verse 1 na sabi po, pinagkalimumpunan ng insay na katayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. Wow, napakaganda pong description ng Luke chapter 5, ano?
lalo na ngayon, ngayon po ay first month ng year at every January po, tinatawag po na Bible Month. Dineclare na po, di ba natatandaan nyo, binigyan ko po ng pansin sa inyo. Dineclare po ito at Duterte at ng ilan pa mga naunang presidente na January ay dineclare na Bible Month at last week of January ay dineclare naman na Bible Week. At dito po nakita natin, panahon ng Panginoong Yesus, maraming mga tao sabi, siya'y pinagkakalipunan ng mga tao na ibig makarinig ng salita ng Panginoon. Wala sila doon, hindi dahil sa gusto nila ay himala. Hindi sila nandun para gumalik, nandun sila para makarinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo, nung natapos po yung lockdown, isa po yung sanili-design ko. Kasi di ba dati, talagang gusto-gusto ng mga tao na sana lumuwag na. Ang purpose pala ng mga tao, kaya gusto lumuwag para makapunta na sa mga pasyalan, para makapunta na sa mga mall, para makapunta na sa mga sabungan. Di ba? At talagang lumuwag naman, nakita niyo naman talaga dagsaan yung mga lugar na ito. Pero hinihintay ko na may mga video sa mga balita na dahil sa lockdown, napuno ang gawain ng Panginoon. Yung mga tao nando, nagpupuri sa Panginoon, nakikinig ng salita ng Panginoon na talaga nagpapasalamat sila sapagkat maluwag na. Pero hindi ko hindi nakita. Pero how can we wish, ano? Na sana gano'n ang nangyari. Hanggang mag-isa pa na ako na ito, gano'n pa rin yung desire natin na sana ang mga tao talaga ngayon, yun yung kauhawa nila. Makarinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Pero alam natin na hindi na ito kinakauhawa ng mga tao. At nangyayari po yung pangako ng Panginoon na sa huling panahon, sa Luke chapter 17, ang palatandaan ng pagdating ng Panginoon, sabi, ang mga tao ay magiging maibigin sa mga gawain laman. Ang bubos nila nila, kumain, uminom, magsaya, mag-asawa. Ibig sabihin, yung mga activities of the flesh, yun lang ang kanilang gagawin. Kaya naman, napakalaki ng challenge na inaharap natin, mga kapatid sa Panginoon. Kailangan po na maibalik natin yung uhaw ng mga tao sa salita ng Panginoon. Eh, ito talaga ang kanilang kailangan. Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay, kabubuhay ang tao. We have to let them know na meron pang isang part ng buhay nila, namimiss nila. Ano yun? They have to feed on the Word of God. At yun po ang trabaho natin bilang disciple of the Lord, bilang church. Amen po ba? So, kaya sama-sama po natin na ipanalangin ito na patuloy pang lumawak ang kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na gagamitin ng Panginoon sa pangangalak ng mga kaluluwa. So, yun po yung nakita natin. Ang daming mga tao pinagkakalimutan ng Panginoon. And sa verse 2 ng chapter 5, sabi, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga pangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. So, ibig sabihin, wala silang nahuli, buong magdamag, pinilinis na lang nila ito kasi instead na isda ang nahuli, ay siguro mga wheels, mga dumi, mga gamo, pinilinis na lang nila ito. At verse 3, sabi, lumulat siya sa isa sa mga pangkat. At hiniling kay Simon may-ari nito na ilayo ng kaunti. Simon, by the way, is Peter. He is Simon Peter. Naupo siya sa pangka at nangaral sa mga tao. So, ganun ang ginawa ng Panginoon. Nung nakita niya yung bangka na yun, na nandoon sa pampang, para marinig siya ng maraang, mainam na marinig siya ng mga tao, hinitin niya na ito ay ilayo niya ng konti doon sa pampang. Kumbaga, makikita natin ano, na dito sa bahagi dito ng pananakasulatan, nagsisimula na yung disciple-making process ng Diyos kay Peter. At ang isa sa key of disciple making ay yung pagkakaroon ng obedient and teachable heart. So, the process of disciple making starts from having an obedient, teachable heart. Yan po ang unang-unang susi. At si Peter, yan po yung kanyang taglay-taglay. At mapapansin po natin na dalawang beses po na inutusan ng Panginoon si Pedro at dalawang beses po, tumugon si Pedro, magpapahayag ng kanyang pagkakaroon ng teachable heart. Sa verse 3, sabi po, lumulat siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon may-ari nito na ilayo ng konti sa tabi. So, andun si Peter, magdamag silang nanghuli, wala silang nanghuli. So, itinabi nila yung kanilang bangka. Andun din ang Panginoon,
Nakita ng Panginoon, aba, magandang stage ito pang amo. Pwede bang magamit ko? At pwede bang ilay-ilay mo na din ng konti para lang ang iba mga tao doon, pag nakita ko na nasa taas, parinig nila ako at nakita din nila ako. So siguro, si Pedro po ay sa panahon na ito na walang huli, ay hindi natin alam ang kanyang nararamdaman. Pero ang maganda po, ginawa ito ni Pedro. Wala tayong narinig na reaction. Ang Panginoon, kumbaga dinubos-lubos ng abala ng hari lang naman, ay hinilig na ng lubos kay Pedro na medyo i-atras pa. Nagamit niya yung bangka ng ating Panginoon. Ni Pedro, nagamit ng Panginoon yung bangka ni Pedro. So, kung titignan po natin, si Pedro ay nagpapakita na dito ng pagkakaroon ng kanyang teachable and obedient heart. Kasi nung sinabi ng Panginoon na ilayo ng konti, makikita natin you oblige right away. Without any reaction, without any rejection, sumunod siya, inilayo niya yung bangka. At yung pagkakaroon ng isang teachable heart, pasunurin puso, isa yan sa mahalaga na dapat taglayin ng isang disciple. At doon sa pag-undergo ng process ng disciple making, yan ang unang-unang dinidevelop ng Panginoon. Sa atin bilang mga mananampalataya, mahalaga yung marunong kang makinig at marunong kang sumunod sa tinig ng Panginoon. Amen po ba? Iyan po ang isa sa mahalagang katangian ng disciple. At ang nakalulungkot nga lang, dito po nagkakaroon ng problema ang ilang mga believers. Kaya hindi po sila makatawid from being a believer to becoming a disciple of the Lord. Bakit? Kasi meron mga ibang mananampalataya na hindi teachable ang kanilang puso. At dahil hindi teachable, hindi makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi sila maka-move on patungo doon sa next calling ng Panginoon sa buhay nila. Kasi matigas ang kanilang puso sa pagsunod sa Panginoon. Now, tandaan nyo po, discipleship is both learning. Pag dumadaan tayo sa proseso ng pag-aaral, lalo na po pag pinag-usapan ng discipleship, dito po ay involved yung unlearning. Bakit unlearning? Kasi dito may mga bagay, lalo na spiritual na bagay, meron tayong mga bagay na alam, na tradisyon, na laban sa aral ng Panginoon. At pag yun ang piling mong pinangawakan yung mga tradisyon, hindi ka lalago sa aral ng Panginoon. Kaya kailangan i-unlearn natin ang ating sarili doon sa mga bagay na hindi naka-align sa kalooban ng Diyos. At habang nag-unlearn ka, natututo ka naman, binubuno ka ng Panginoon. At sabi po ng Matthew chapter 13 verse 11, na sabi, mapalad po, ang sabi, yung meron, bibigyan pa. Samantalang yung merong kakaunti, yung kaunti nga sa kanila, kukunin pa. So napakahalaga po ng pag-unlearn para tayo ay lalo pang turuan at dagdagan ng ating Panginoon. Sabi nga ng isang idiom, sabi, you cannot teach an old dog new tricks. Di ba? Eh tayo kasi, di ba, ang alam natin sa ating pananampalataya, tradisyon, marami tayong mga napulot, mga pamahiin, at kung ano na pang mga bagay. Pero pag sinukat mo siya sa salita ng Panginoon, makikita mo na hindi malayan. Kaya pala hindi tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya pala hindi tayo makalaya sa kahirapan. Kaya pala ang sumpa ng kasalanan at kahirapan ay nasa atin pa din. Kasi may mga pamantayan pa tayo ng tradisyon na pinit pa natin niyaya ka. Eh sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth shall set you free. At sa 31 na sabi, dito makikilala na kayo yung mga alagad ko, if you obey my commandments. Kaya yun talaga, bilang mga alagad, bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga na makita natin na meron tayong teachable heart. Kasi ang pagkakaroon ng teachable heart, yan yung nagiging masunurin sa Panginoon. At dahil sabi ko nga po sa inyo, ito minsan ang nagiging problema ng marami. Ano po ang kalagayan ng iba? Kaya hindi sila magkaroon ng teachable heart, hindi sila makasunod. Kasi minsan, may mga believers, ang tingin po nila sa kanilang sarili, mas knowledgeable pa sila sa kanilang leader, kaya bakit susundin yan?
eh mas marunong pa ako dyan, yung profession na pinag-uusapan. Minsan, ang feeling ng iba, dahil siya ay professional or more experienced doon sa kanilang field, kaya kapag yung kanyang leader, ay si ganito lang yan, eh mas marunong pa ako dyan. Kaya ano nangyayari? Yung paghubog ng Panginoon sa gawain, hindi nagmamaterialize, hindi nagtetake effect. Why? Kasi may resistance doon sa puso. Kasi hindi teachable yung kanyang heart. But if you are a disciple of the Lord at nag-undergo ka sa process ng Panginoon, makikita mo isang bagay na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Yung pinadadaan ka niya doon sa proseso na tinuturuan ka na maging masuluhin sa pamamagitan ng kanyang salita. And Peter had a teachable, obedient heart. Nakita natin, verse 3, sabi ng Panginoon, ilayo-layo mo ng kaunti. Sinunod niya. Makita natin yung second time na inutusan siya ng Panginoon. Inutusan siya sa verse 4, sabi, pagkatapos niya magsalita, ay sinabi kay Simon, pumalawag kayo at ihulog mga lambat upang manghuli. Again, gusto kong makita natin dito yung process ng pagiging disciple ni Peter. Na yung salita ng Panginoon ay hindi lamang niya pinakikinggan kundi sinusunod niya. Meron siya teachable heart and obedient heart. So, ano sabi ng Panginoon? Pumalakad kayo at ihulog ninyo ang mga lambat upang manghuli. Ang sabi po ng verse 5, pansinin niyo po, this time nag-react na si Peter. Pero doon sa kanyang reaction, makikita mo pa rin yung kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Okay lang po na mag-react tayo sa Diyos. Bisa hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos, okay lang na sa kanya ka umangal. Pero later on, mag-submit ka din dahil siya pa rin ang boss. Di ba? Sa totoo lang, bisa hindi natin maintindihan yung okay lang. Pero dahil alam naman natin na talagang siya ang tunay ng marunong, yes, Lord pa rin tayo. Amen po ba? At nakita natin ang buhay natin, katulad ni Pedro. So sabi ng Panginoon sa kanya, pumalawag kayo, go into the deep. Ang sabi ni Pedro, pasinin niyo po, Guru, pag naman po kami nagpagod at wala kami nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, pasinin niyo yung kanyang emphasis doon sa pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Yung una, sabi niya, yung pag-address ni Peter sa ating Panginoon, Guru. Alam niyo po ba na si Jesus, by profession, he is or he was a carpenter nung nabuhay po siya. Pero dahil natuturo siya dito, si Peter hindi siya in-address doon sa kanyang profession as carpenter. Pag in-address siya ni Peter doon sa kanyang kalagayan bilang guro. Kaya makikita natin dito yung kanyang pagkakaroon ng teachable heart. Pwede na natuwira dito si Pedro at sabihin niya, teka muna, Brad, di ba karpentero ka? Ano ang malay mo sa pag-iisda? Pwede niya sabihin yun. At pwede niya sabihin, ako, ito talaga ang aking profession. At itong Lake of Gennesaret, ang Gennesaret at saka yung Sea of Galilee, by the way, the same po sila, isang lugar po siya. Pero minsan, ginagamit na magkaiba yung tawag. Kaya, kilala na ni Pedro yung lugar na yun, at alam niya yung kanyang profession, kaya pwede niya sabihin sa Panginoon ng inutusan sila, o sige, umalakot kayo ng konti at ihulog kayo yung lambat upang manghuli. Pwede niya sabihin sa Panginoon, teka muna, ikaw ay karpentero at parang ikaw ngayon na nagiging kapitan ko. Eh ako ang kapitan ng bangkang ito, akin ito. Pwede siya mga tuwira ng gano'n, pero again, yun nga po, Peter here ay pinapahayag sa atin, nagmamanifest yung kanyang pagkakaroon ng teachable heart. Kaya naman pinirin siya, Panginoon, magdamag po kami ng huli. Pero dahil sa sinabi mo, napakaganda pong pagpapasakop. Because of your word. Ngunit dahil sinabi mo, si Pedro po, kaya po siya sumunod sa Panginoon, kaya po siya nagpasakop sa Panginoon. Dahil nung nagpahayag ang Panginoon, nagturo ang Panginoon, di ba verse 3, nagturo ang Panginoon, at habang nagtuturo ang Panginoon, somehow faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya habang ipinapahayag ng Panginoon ang salita,
si Pedro na kagabi ay discouraged nung narinig niya ang salita ng Panginoon habang siya ay naglilinis ng lamban, na-encourage siya. Alam naman natin ang nagagawa ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa mga nanghihina ang kalooban. Diba alam natin ang salita ng Panginoon ay nagdudulot ng kapayapaan, nagdudulot ng pananampalataya. At doon sa panahon na yun, si Pedro po ay nagkaroon ng pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, dahil sinabi mo. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon, ng second na makikita natin requirement doon sa disciples process, hindi lang pagkakaroon ng teachable and obedient heart. Napakahalaga din yung pagkakaroon ng pag-ibig sa salita ng Panginoon. Second key para sa discipleship process is the love for God's Word. At ito yung makikita natin dito na naranasan ni Peter. Sumagot siya sa ating Panginoon, Guro, pagdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, ulit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lamban. A disciple is a lover of God's Word. Amen? Ang alagad ay pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Isang mahalagang bagay tungo sa pagiging alagad ang pagbibigay ng importansya o pagpapahalaga sa salita o aral ng ating Panginoong Jesus. Amen? Now, why do you need to be a lover of God's Word? Bakit? The Word of God is the seed being planted in you. So yung binhi na yan ay dinadating sa atin, yan yung nagpapalago. Yan yung tumutubo. At yan yung nagpapakilala kung anong uri tayo. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 7, verse 16, makikilala tayo sa pamamagitan ng bunga. Kaya ang isang alagad, kailangan ang salita ng Panginoon ay mahal mo sa iyong buhay sapagkat ang Panginoon na naghahari sa iyo, yung kanyang aral ay pinalalago niya sa iyo. At dahil sa paglago ng salita ng Panginoon sa buhay mo, nakikilala kung sino ka. Nakikita sa buhay mo kung sino ka. Hindi lang yung katulad nung biyanan, na pag nandito sa church, ang bait-bait. Pag wala na sa church, iba na. Tigre na ulit. Kaya sabi ng manuga, dito na lang tayo, kasi dito ang pait-pait mo. Pero mga kapatid sa Panginoon, kapag ka ang salita ng Diyos bilang mga alagad ay may buwang sa buhay ng bawat isa sa atin, alam natin na ang salita ng Diyos ay nagpapalago sa atin. At kapag ka ang salita ng Diyos ay lumalago sa atin, yung ugat ng salita ng Panginoon, yun ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya anumang sigwa ang dumadating sa atin, hindi tayo natitigatin. Ang sabi nga po ng Psalms 119:165, Great peace have they who love your law, and nothing can make them stumble. Ang magmahal sa utos mo ay mapayapa iyong buhay. Yun ang pangako ng pananasulatan. At walang sino man, walang anuman, ang pakapagbubuwal sa nagmamahal sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya bilang alagad, yun po yung distinction. A believer becoming a disciple. A disciple is a lover of God's Word. A disciple has a teachable and obedient heart. Makikita natin dito sa disciple-making process ng Lord kay Peter, andun yung interest niya sa salita ng Panginoon. Kahit na siya ay halos wala nang, sabi nga, magdamag siya na ng isda, ano ba kalagayan kapag ka ikaw ay
pagdamag ng isda o pagdamag ng trabaho. So, puyat si Peter. At ano bang pwede gawin kapag ka ikaw ay puyat? Of course, ang pinakamainam may matulog, pagpahinga, di ba? Pero si Peter, dahil nakita niya na nangangaral ang Panginoon, sa halip na magpahinga, manakinig siya na salita ng Panginoon. At please, ganyan tayo mga kapatid sa Panginoon. Kahit nagaano kakapagod, alam mo pa rin na mahalaga pa rin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang gawain ng Diyos, yan yung hindi mo ipinagpapalit. Pwede mo pang ipagbalit yung tulog, pero yung gawain o yung salita ng Panginoon, mas pipiliin mo na huwag yan ipagbalit. Bakit? Kasi mahalaga sa iyo ito eh. Kasi alagad ka. Amen po ba? Well, yung iba po, bakit po yung iba na mga hindi makatawid mula doon sa pagiging mananampalataya papunta sa pagiging alagad? Yung iba sa halip na maging alagad, naging ala agad. Kasi hindi nagpapatuloy sa Panginoon. Ang salita ng Diyos hindi tumutubo sa kanilang buhay. Kaya sa halip na maging alagad, nawala agad. Hindi nakikita yung paglago ng buhay pananampalataya. Pero tandaan niyo po, tinawag tayo ng Panginoon para maging alagad. Ang ayos ng Panginoon, magkaroon tayo ng teachable heart, obedient heart. At para masunod natin ang kalooban ng Panginoon, kailangan meron tayong pag-ibig sa aral ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Kaya ngayon pong taon na ito, sama-sama po natin na tatahakin ito, yung discipleship process ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin, sama-sama natin lalakbayin ito at kasama ang Panginoon sa gabay ng kanyang banal na Espiritu. Sama-sama tayo na i-expand ang kaharian ng Panginoon sa tulong niya. Amen mo ba? Salamat po ulit sa isa. And salamat po sa ilan niya yun. Pero kung church, mga kapatid, hindi lamang ilan, kundi bawat isa sa atin. Why? Because that is God's calling for each and every one of us na kabilang sa kanyang kaharian. Hindi po si pastor lang, hindi si leader lang. Bawat isa, nais ng Panginoon na maging alagad. Kung paano si Pedro at ang ibang mga alagad, dinais ng Panginoon na sila ay i-give up ang lahat para makasunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang si Pedro ang hinahanapan ng Panginoon ng ganung commitment, kundi ang bawat isa sa atin. At maganda mga kapatid, yung pagpili natin na maging alagad o sumunod sa Panginoon, tandaan niyo po, hindi po ito kalugihan. At ano po makikita natin na katotohanan na hindi talaga kalugihan ang sumunod sa Panginoon? Verse 6, sasabi nga po, gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Dahil sa sinabi mo, kahit na medyo nagdududa ako sa gusto kong ipagawa, pero dahil sa sinabi mo, naniniwala ako, gagawin namin. At kung ginawa nila, ano nangyari? Ang patotoo ng verse 6, gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Pinagpala sila. Pero hindi lamang sila. Pansinin niyo po ang verse 7. Ano po ang magiging epekto kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos at yung pagpapala na yan ay padadamihin pa ng Panginoon? Hindi ka lang niya pagpapalalaguhin sa iyong buhay pananampalataya. Ang gagawin ng Panginoon, babaguhin din ang buhay mo. Promotion after promotion, mayroong mga financial prosperity. Dahil sa pagsunod, yun ang ipaparanas ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kasi kung hindi natin ito mararanasan, ano ang pakinabang ng pagsunod sa Panginoon? Pero pinapakita sa atin ng Panginoon, hindi kalugihan ang sumunod sa Kanya. Kaya nasabi ng verse 7, kaya kinuwayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka, yung ibang walang huli. Tinawag nila, nagpatulong sila at lumapit naman ang mga ito at napuno ang dalawang bangka na halos tumubog. Ibig sabihin, as God blesses you, as God prospers you, hindi lang yung pagpapala na yan, yung award mo para sa iyo,
Di makikita mo, ginagamit ka pala na channel ng Panginoon ang kanyang blessing para abutin ang iba at para makita na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti sa atin. Amen po ba? Yun po ang bunga, yun po ang resulta ng pagiging alagad, ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, sabi ng, alam, lagi natin kinukot ito sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo higit pa sa inyong makakayan. Bakit? Para mayroon kayong magamit sa pagkakawang gawa. So, ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo pinagpapala upang magamit sa pagpapala sa iba. Kaya, ano nangyari? Nung sila po ay pinagpala ng maraming huli dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Panginoon, ang sabi po, tuloy natin yung magbasa sa verse 8 hanggang 10, nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nagkilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Verse 10, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ng mga kasosyo ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nung experience ni Peter ang lahat ng ito dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, hindi na naging mahirap sa kanya na i-give up ang lahat dahil napatunayan niya kapag kainunan niya ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sabi dito ng Panginoon sa verse 10, huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao. Kaya yung verse 11, nung nabasa natin kanina, hindi nakakapagtaka na yun yung naging decision ng mga alagad. Hindi lang si Pedro, kundi kasama yung mga alagad. Kaya sabi, nang maikabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila. Hindi lang si Pedro, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Sa NIV, sabi, so they pulled their boats up on shore, left everything and followed him. Ang tanong, why were they able to leave everything behind and become a follower of the Lord? Bakit nila ito nagawa? Samantalang, pwede sabihin ni Pedro, teka muna, ito na nga yung simula ng pagpapala. Nung sumunod kami sa iyo, tumami na yung mga huli. Tapos ngayon pa ba namin iiwanan ito? Mas madaling tingnan yung material ng pagpapala kapag gano'n. Pero ano sinabi ng Panginoon sa kanila sa verse 10, huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Ako ni referring to Peter. Si Peter ang kausap, huwag kang matakot. Gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Ano po ang nakita ni Pedro nung sinabi ito ng Panginoon sa kanya? Peter understood that it is not what he wants to do for the Lord, but what the Lord wants him to do for him. Sabi ka ni Brother John, hindi yung gusto kong gawin, kundi ano yung papagawa ng Panginoon sa akin. Hello? Narinig niyo ba yung kanina? At yun din ang gusto ng Panginoon. Being a disciple, being a follower of the Lord, is not doing what you want to do for Him, but knowing what the Lord wants you to do, and you do it. Yan ang tunay na pag-disciple, ang tunay na disciple. Kasi pwede tayong gumawa ng gumawa sa Panginoon at sinasabi natin, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. The question is, yan ba talaga ang pinapagawa ko sa iyo? Minsan, gawa tayo ng gawa, pero sabi ng Panginoon, matuto ka magpatawad. Yung pagpapatawad, hindi natin magawa. Pero naglilingkod tayo sa Panginoon kasi ang idea natin, ito yung gusto natin gawin sa Panginoon. Minsan, nililinis ng Panginoon ang buhay natin, ayaw natin magpalinis. Ang gusto muna natin, gagawin natin yung gusto natin. That's not discipleship. Ang discipleship, knowing what the Lord wants you to do. At kahit mahirap yan, kahit rights mo kailangan mo i-give up, kahit reputation mo, kahit magmukha kang tanga sa harapan ng mga tao dahil sa pagsunod sa Panginoon, even yung comfort mo alisin ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na talagang maging kagamit-gamit ka para sa Panginoon. Amen? At yan po yung tunay na discipleship. Naintindihan ni Pedro, sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Pwede sabihin ni Pedro, teka muna Panginoon, ngayon pa nga na kami nakakabawi.
Nalugi kami nung nakaraan, ngayon pa lang kami kumikita, tapos ngayon, biglang papaiwanan mo ito sa amin. But Peter, on that moment, he understood what the Lord wants him to do. And being a disciple, mahalaga sa kanya yun. Teka muna, the Lord wants me to do something for Him, for the Master, for our Savior. Kung may pinapagawa ang Panginoon na ating Savior, pinapagawa sa iyo, ano ang response mo? Di ba ang sarap na alam mo may pinapagawa ang Panginoon sa iyo? Na alam mo instruction ng Lord sa iyo? At ano ang instruction ng Lord? Go and make disciples. Only a disciple can make a disciple. Kaya hindi natin maduduplicate ang ating sarili para maging disciple kung hindi pa rin tayo disciple. So we ourselves need to be a disciple. At si Peter, yun ang naging kalagayan. Nakita niya ang kanyang sarili, dumasa sa process ng Panginoon. And this time, Peter, meron akong ipapagawa sa iyo. Gusto kong bubungit ka. Kasi nung gusto ko sa iyo, sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. Magaling ka dito sa pagbubuli ng isda, pero gusto ko na mangbuli ka ng maraming mga tao para sa aking kaharian. At sumunod si Pedro. Nagpagamit si Pedro sa Panginoon. Nakita natin ang ministry ni Pedro. Bakit? Kasi alam niya may pinapagawa ang Panginoon sa kanya. At yun ang mahalaga sa kanya. Being a disciple, yung gawin ang kalooban ng Diyos ay pinapagawa sa kanya. Sa mga susunod po mga linggo, ibigay po natin ang pansin yung karugtong po nito. Pero ang gusto ko makita natin ngayon sa pinag-usapan po natin about discipleship, magkaiba po ito sa pagiging believer. Being a believer is all about what God did to you. Sabi nga doon sa verse 26, dahil sa iyong pananalig, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Yun ang ginawa ng Diyos. Because of our faith, we become children of God. Eh, ano ba? Pero kapag ka discipleship, ang ibig sabihin po nito, when we speak of discipleship, the focus is taken out from you to others. It's about ministry. It's about service. Hindi na po ito patungkol na sa atin kasi ang salvation, it's about us, yung kaligtasan natin. Pero kung ligtas ka na, tumingin ka na sa iba para maligtas din ang iba. Kasi kapag ka lagi mo titingnan ang sarili mo, yun nga yung hindrance sa paglago. Kasi makikita lang natin lagi yung need natin. Pero kapag ka dumaan ka sa discipleship process, para makita mo ang iba, you have to give up you to see the others. Kaya nga, walang sino man na makasusunod sa akin kung hindi niya lilimutin ang kanyang sarili, papasalin ang kanyang puso. Discipleship is forsaking you, yourself, and looking to sa lead ng iba para maabot natin ang pangangailangan nito. Amen po ba? Handa po ba kayo para sa ating sama-samang journey ngayong 2023? Kasi na-excite po ako nung Thanksgiving, binarinig na po ako mga commitment kay Carol, kay Orly, sa mga narinig po mga commitment na talagang pagsunod at pagpagalami sa Lord. Lord, salamat po! Talagang ito gusto kong gawin namin lahat. Ang buhay namin ay paggamit namin sa iyo the way you want our lives be used by you. Amen po ba? At yun yung sama-sama natin gagawin. I would like to end sa passage na ito, sa Malakay chapter 3, verse 13 hanggang 18. Makikita po natin mula sa passage na ito, ang sinasabi ng Panginoon na mayroong malaking kaibahan ang naglilingkod sa hindi naglilingkod. At patuloy natin itong pag-aaralan sa mga following weeks. Pero ngayon po, bigyan po natin ang sinasabi po dito, verse 13 hanggang 18. Mabibigat na sinasabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Angel. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang paglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin nakikita tayo'y nalulungkod sa ginagawa nating kasalanan? So may mga tao, para sa kanila, ministry, pagsunod sa Panginoon,
Bakit ba natin yung gagawin? Sayang naman yan. Kalugihan yan. So may mga tao lang na nag-complain sa Panginoon. Bakit? Ang reason nila, verse 15, kayong kung sino ang malalo, siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa din ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. So may mga ayaw maglingkod for the reason na hindi nila nakikita yung bakit yung mga masama. Hindi nga sila sumusunod. Pinagpapala din naman sila. So what's the use of observing? Ito maganda. Verse 16 hanggang 18. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinadala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. So dito pinapakita ng Panginoon, may mga tao na parang dahil sa kanilang paglilingkod, dapat sila'y alagad na, pero ala agad, ayaw nila. Pero yung mga tunay na alagad, na nanatili, nagpatuloy, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang commitment ng Panginoon, itatala ko ang kanilang pangalan. Ibig sabihin, the Lord remembers everything that we are doing for Him. Walang sayang sa Panginoon. Amen? Sabi nga ng Panginoon, yung nagbigay ng kahit isang pasong tubig sa aking lingkod, sa akin niya yung ginawa. How much more yung nag-share ka ng gospel? How much more yung nag-pray ka sa gawain ng Diyos? How much more yung sinusuportahan mo ang gawain ng Panginoon? Lahat ng iyan recorded sa Panginoon, itinatala ng Panginoon. Amen? Kasi walang sayang, walang kalugihan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kaawaan mo sila, sila'y magiging akin. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan sila magiging akin. Kaawaan mo sila tulad ng pagkalinga ng isang ama. The Lord will fight for us. The Lord will protect us. The Lord will be our provision. Kapag ka nang isip mo, huwag may mawalakpak sa Panginoon. Kapag ka ang Panginoon, makinuna natin ito, pangako ng Panginoon, alam niya yon. And I will be for you. Kaya hindi po lugi, hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya ng verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Ngayong 2023, mga kapatid, ipapakita ng Panginoon na kay mahal ang naglilingkod sa hindi naglilingkod. Ipapakita ng Panginoon yung kanyang pagkilos sa mga anak niya na inuuna ang kanyang kalooban. Yun ang pangako niya. Hindi masasayang, hindi mababaliwala ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Kaya, this year, sama-sama po tayo. Let's be a disciple for the Lord. A better disciple for the Lord. Amen? Sama-sama po tayo maglilingkod sa pagkat hindi kalugihan ang paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Sige po, yung pinakamainang, pinakamainang.